pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kalawang araw ng ating pagdiriwang ng Oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga intentions, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Pagsamasamahin po natin ito sa ating mga intention po sa banal na misang ito. Idulog natin sa puong may kapal. At ganun din ang kaluluwa ni Conrado de Ramos na magdiriwang ng kanyang taunang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Maging ang mga kaluluwa sa purgatorio, isinasama po natin ang mga may sakit na nangangailangan ng kahilingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Pagsamasamahin po natin lahat ito at idulog sa puong may kapal na siyang nagbibiyaya at tumutugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa dakila mo,
aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya, ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos.
Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at ang mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigating. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banan. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabublok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah.
Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dalidaling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila sa ganito na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami, kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung atin pong ibabaling ang ating paningin sa ating kapaligiran, makikita natin yung kontratiempos, magkakasalungat na bagay. Kung mayroon kayong nakikitang kabutihan, mayroong kasamaan. Kung mayroong kapangitan, mayroong kagandahan. Kontratiempos. Ano ho? At ito ang pinagtagumpayan ng ating Panginoon noong siya'y magpakasakit, maghirap, mamatay sa krus, subalit sa ikatatlong araw muling nabuhay, ang gapiin ang kasalanan at kamatayan. Nagahari ang kabutihan, subalit dahil sa kalayaan ng tao, hindi natin maitatatwa na nandyan pa rin ang kasamaan at kasalanan. Bagamat napagtagumpayan na ng ating Panginoon, nagapiin ang kamatayan at kasalanan, subalit nagahari pa din dahil sa kalayaan ng tao. Hindi naman kasi diktador ang Diyos, na tayo ay tatalian sa liig at kung ano ang naisin ng Diyos, yun ang susundin natin, hindi ganun ang Diyos. Inirerespeto ng Diyos ang kalayaan ng tao. Sa ating ebanghelyo ngayon, may dalawang grupo na kontratiempos na ating matatagpuan. Ang mga babae na kasama ni Maria Magdalena, nagbabalita ng katotohanan, kaya nga ang bilin ng ating Panginoon, ibalita nyo sa mga alagad ko na pumunta sila sa Galilea na muli akong nabuhay at makikita nila ako doon. Katotohanan ang dala ng mga babae, subalit sa kabilang dako, ang mga kawal, ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan ng mga Hudyo,
ay kasinungalingan ang ipinamamalita at binayaran pa ng malaking salapi ang mga kawal na magsinungaling. Ang bilin pa nila'y huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Kontratiempos, kasamaan versus katotohanan o kabutihan. Marahil ang tanong sa atin, ano ba ang pipiliin natin? Bagamat parang naghahari ngayon ang kasinungalingan, ang mga fake news na pinaniniwalaan ng majority, mananatili pa rin ang katotohanan at katotohanan pa rin ang mananaig. Mayroon pong malapit na tao sa akin, supervisor po ng Department of Education. Siya po ay may amo, division, superintendent. At siyempre, susunod lamang siya. Ang mga bagong pasa ng licensure ng teachers, nakapila pala yon. Ibig sabihin kung sino ang mag-a-apply, first come, first serve. Nagkataon na ang kanyang superintendent at siya ang nakalagay doon sa ranking pile, pumasok ang superintendent at dahil gustong ipauna, ang nagbibigay sa kanya, nagre-regalo sa kanya. Ang sabi ng aking malapit sa aking tao na supervisor, yan ang nakasulat sa akin, ma'am. Subalit kung baguhin mo, pero hindi ako ang magbabago. Kalaunan, bagamat nagalit sa kanya, humanga sa kanya dahil pagdating ng panahon, dumating ang panahon na nabuking sa ginagawa ang superintendent na tumatanggap ng suhol, tumatanggap ng regalo at kung sino ang malaki ang bigay, ipapauna doon sa ranking pile. Absuelto ang aking kakilala ang natanggal ang superintendent. My dear brothers and sisters, ang Diyos hindi natutulog. Inaanyayahan tayong pagnilayan na sana kabutihan ang parati nating papamayanihin sa ating mga buhay. Kapitan natin kung ano ang totoo, kung ano ang kabutihan. Bagamat masasabi natin, bakit parang namamayagpag ang kasamaan ngayon? Parang hindi nahuhuli. Hindi man po sila mahuli ngayon. Sa kabilang buhay, wala silang kawala. Marahil ay maraming koneksyon. O nahuhuli man, napagtatakpan pa rin. Makaligtas man po sila dito sa mundong ibabaw, sa kabilang buhay, lantad ang lahat. Sa ikalawang araw ng Oktaba ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, walong araw na pagdiriwang natin, nawa, maipakita natin na totoong muling nabuhay ang ating Panginoon at sa Kanyang muling pagkabuhay, dala-dala ng Panginoon ang tagumpay ng kasalanan at kamatayan. Ang paanyaya ng ating Panginoon ay hindi lang sa mga araw na ito. Sa lahat ng araw, inaanyayahan tayong tumayo at mamuhay kung ano ang totoo at kung ano ang kabutihan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobra, ipakihulog na lamang po sa buslo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang ng ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may pag-alam. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birhing Maria, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ang tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, si Conrado de Ramos at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magalak wag nang lumuha, inang
Iglesia sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang mapakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, puwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kleigo.
clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-istasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Naialay na po ang banal na misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia.